So yun mga idol, nag-glad na lang kami kasi nakita nyo naman napaka-traffic. Pero malapit na rin naman, yun na lang oh. Malapit na rin naman. May kuan yung gig doon. Yung bako-bako. Makita ko pa kayo. Di ba paglabas na namin, dito na sa pancho kami. Sumunod na dyan. Ito sa camera eh. Opa, isa pa dyan eh. Nangyari sa'yo dyan? Ha? Nangyari dyan sa ulo na yan. Sarap, no? Ganito mga idol. Kapag malakas maglaro, ganito ang aabutin nyo. Kaya mo dyan. Kapag malakas maglaro, ganyan ang aabutin nyo bukol. Mag-iingat kayo kapag meron yung kalaban na yung ipin na kaganyan. Di ba dyan, no? Pag yung kalaban nyo, pag yung ipin ng kalaban nyo na kaganyan, lago mag-iingat kayo kasi talagang masusugatan kayo. So may mga naglalaro pa mga idol. Katulad ng dati, magda-dynamic warm-up muna tayo. Alam niyo ba? Ang dynamic warm-up napakahalaga niyan. Pero nakakatamad din gawin 'yan. Kaya minsan totoo lang, kinatamad ako mag-dynamic warm-up. Medyo binibilis ako kapag pagda-dynamic warm-up ko. Ang ginagawa ko kagad ay nagdadala ng session kagad ako. Kaya naman nakaramdam ako ng medyo parang ano lang, nagkakaroon ako ng medyo minor injury lang sa ating syempre, sa ating hita. Pag dynamic warm-up kayo, huwag niyong kakatamaran yan. Huwag niyong hintayin na ma-injury kayo, kahit na minor lang yan, bago niyo seryosohin yung pagda-dynamic warm-up, bago niyo ma-realize yung kahalagahan nyo. Siya nga pala mga idol, hindi ko sinasabi na kapag nag-dynamic warm-up ka ay hindi ka na mai-injury. Ang sinasabi ko lang ay yung dynamic warm-up napakahalaga niyan. Malamang nasabi ko na rin to sa mga nakaraang videos ko na ang dynamic warm-up ay para yan maihanda yung ating katawan sa matinding exercise. Tulad ng basketball, pag-gym o kahit anuman, kaya napakahalaga niyan. Bukod doon, kailangan din syempre ng pag-iingat kasi nga, hindi porket nag-dynamic warm-up ka, hindi ka na ma-injury. Parte na rin yun ang pag-iingat yung pag-dynamic warm-up. Thank you.